Sa video na ito ay pag-aaralan ang akademikong pagsulat. Layunin, nabibigyang kahulugan ng akademikong pagsulat. Ano ang pagsulat? Ang pagsulat ay pagsasalin sa papel o sa anumang kasangkapang maaaring magamit na mapagsalinan ng mga nabuong salita, simbolo, at ilustrasyon ng isang tao o mga tao sa layuning maipahayag ang kaisipan. Ayon kina Xing at Jin, ang pagsulat ay isang komprehensibong kakayahan na naglalaman ng wastong gamit, kalasalitaan, pagbubuon ng kaisipan, retorika, at iba pang mga elemento. Ano ang kahulugan ng akademikong pagsulat? Ito ay tumutukoy sa intelektual na pagsulat na nakaaangat sa antas ng kaalaman ng mga mambabasa. Ito ay nangangailangan din ng mapanuring pag-iisip at kakayahang mangalap at mag-organisa ng mga impormasyon at datos na kailangan sa ginagawang paksa. Ang sulatin na ito ay isang pangangailangan para sa mga akademiko at profesional. Ito rin ay nangangahulugan na anumang pagsulat na isinasagawa para makatupad sa isang pangangailangan sa pag-aaral. Kinapapalooban ito anumang itinak ng gawaing pasulat sa isang setting na akademiko. Ginagamit din ang akademikong pagsulat para sa mga publikasyong binabasa ng mga guro at mananaliksik o inilalahad sa mga komperensya. Ano naman ang mga kalikasan ng akademikong pagsulat? Una ay katotohanan. Ang isang mahusay na akademikong papel ay nagpapakita na ang mga manunulat ay nakakagamit ng kaalaman at metodo ng disiplinang makatotohanan. Pangalawa ay balanse. Nagkakasundo ang halos lahat ng akademya na sa paglalahad ng mga haka, opinyon, at argumento ay kailangan gumamit ng wikang walang pagpiling, seryoso, at di-emosyonal nang maging makatwiran sa mga nagsasalungat ang pananaw. Pangatlo ay ebidensya. Ang mga scholar sa lahat ng disiplina ay gumagamit ng mga mapagkakatiwalaang ebidensya para suportahan ang katotohanan ng kanilang inilalahad. Sa video na ito ay pag-aaralan ang akademikong sulatin, layunin, gamit, katangian, at anyo nito. Layunin, nakikilala ang iba't ibang akademikong sulatin ayon sa layunin, gamit, katangian, at anyo. Unang anyo ng akademikong sulatin ay abstract. Layunin itong maipakita ang maikling paglalahad ng kabuuan ng isang pag-aaral. Ang gamit, ito ay karaniwang gamit sa pagsulat ng akademikong papel na kalimitan ding inilalagay sa mga pananaliksik, mga formal na papel, mga technical na papel, mga lecture, mga report, mga nilalaman at datos nito. Sinusunod ng sulatin na ito ang scientificong pamamaraan ng paglalahad ng mga nilalaman at datos nito. Pangalawang anyo ay ang synthesis. Layunin itong mabigyan na pinakamaikling version o buod ang mga teksto na maaaring pinanood, napakinggan o nakasulat na akda. Ginagamit ito para maipabatid sa mga mambabasa ang kabuuang nilalaman ng teksto sa maikling pamamaraan. Ito ay kalimitang ginagamit sa mga tekstong naratibo at ito ay naglalaman ng mahalagang ideya at mga sumusuportang ideya at datos.
Layunin itong magbigay ng makatotohanang impormasyon sa isang individual tungkol sa mga nakamit at nagawa bilang isang profesional sa napiling larangan. Ginagamit itong talaan tungkol sa kwalifikasyon at kredibilidad ng isang taong panauhin sa isang kaganapan o kaya'y manunulat ng aklat. Maikling description sa mga pagkakakilanlan ng isang manunulat na matatagpuan sa likod ng pabalat ng aklat o impormasyon tungkol sa isang guest speaker. Pang-apat na anyo ay ang panukalang proyekto. Proposal sa proyektong gustong ipatupad na naglalayong mabigyan ng resolba ang mga suliranin. Ito ay ginagamit sa gabay, sa pagpaplano at pagsasagawa nito para sa isang establishmento o institusyon. Ipakita ang kabuang detalye sa gagawing proyekto tulad ng budget, proponent, description at bunga ng proyekto. Panlimang anyo ay ang talumpati, magpapaliwanag ng isang paksang nangihikayat, tumutugon, mga tuwiran, at magbigay ng mga kabatiran o kaalaman sa mga mambabasa. Ito ay ginagamit sa pagbabahagi ng mga karanasan at iba pa. Maaaring formal at nakabatay sa uri ng mga tagapakinig at may malinaw na ayos ng mga ideya. Pang-anim ay ang katitikan ng pulong. Layunin ito magtala o i-record ang mga mahalagang puntong na ilahad, diskusyon at desisyon ng mga dumalo sa isang pagpupulong. Ginagamit ito para ipaalam sa mga kasangkot ang nangyari sa pulong at magsilbing gabay para matandaan ang mga ideya ng pinag-usapan. Pagtibayin ang nilalaman ng mga usapin sa pulong sa pamamagitan ng mga lagda ng dumalo. Ang pampitong anyo ay ang posisyong papel. Layunin nito na maipaglaban kung ano ang alam na katotohanan. Ito ay nagtatakwil ng kamalian o mga kasinungalingang impormasyon. Karaniwang ginagamit ang sulatin na ito sa akademya, sa politikal at batas. Ito ay formal at organisadong isinusulat ang pagkakasunod-sunod ng mga ideya. Pangwalo ay ang reflektibong sanaysay. Layunin ito na magbaliktanaw ang may akda at ng may pagninilay. Isang sulatin na kinapapalooban ng mga reaksyon, damdamin, at mga opinyon ng may akda sa isang pangyayari. Katangian nito ay masining at malikhain ng pagkakasulat tungkol sa isang kaganapan. Pang-siyam na anyo ay ang agenda. Ang layunin nito ay ipagbatid ang paksa na tatalakayin sa pagpupulong at para na rin sa kaayusan at organisadong pagpupulong. Ito ay ginagamit sa mga pulong para ipakita ang inaasahang paksa at usaping tatalakayin. Isang maikling sulatin na nagpapabatid ng lalamanin ng pulong. Layunin nito ay magkaroon ng makabuluhan at organisadong pagpapahayag sa mga litrato. Ginagamit ang litrato para magbigay ng kulay at kahulugan sa paglalahad ng isang usapin o issue. Mas maraming litrato ang laman ng sanaysay kaysa sa mga salita. Panglabing isang anyo ay ang lakbay sanaysay. Isang uri ng sanaysay na naglalayo makapagbaliktanaw sa paglalakbay na ginawa ng may akda. Ginagamit ng may akda ang kanyang karanasan sa paglalakbay na kanyang isinusulat at ibinabahagi sa iba. Ito ay ginagamitan ng mga tekstong descriptive kaysa sa mga larawan.
Sa video na ito ay pag-aaralan ang akademikong sulatin, kahulugan, kalikasan at katangian. Layunin, nakapagsasagawa ng panimulang pananaliksik kaugnay ng kahulugan, kalikasan at katangian ng iba't ibang anyo ng sulating akademiko. Ano ang kahulugan ng akademikong sulatin? Ito ay tumutukoy sa pagsulat na isinasagawa na may standard. Ito ay ginagamit ng mga profesional at nasa larangan ng akademiko. Gumagamit ito ng masinop, masistematiko at may mataas na kasanayan sa pagsulat. Maraming iba't ibang anyo ang akademikong sulatin na naglalayo na magbigay ng makabuluhang impormasyon. Ito ay may mga mahigpit na tuntunin sa pagsulat na kailangan sundin para makamit ang nakatakdang standard para dito. Ano ang mga kalikasan ng akademikong sulatin? Una ay katotohanan. Kinakailangan na ang isang akademikong sulatin ay nagpapakita ng mga katotohanan o facts para magamit at makita ang kaalaman at metodo ng napiling disiplina. Pangalawa ay balanse. Ito ay naglalahad lang ng mga impormasyon na kailangan ng mambabasa. Pangatlo ay ebidensya. Ang paggamit ng mga sumusuportang ideya o impormasyon sa sulatin ay makatutulong na patunayan na ito ay isang sulatin na makatotohanan at maaasahan. Ano ang mga katangian ng akademikong sulatin? Una ay ang obyektibo. Ang paggamit nito ay ang mga pagpapataas sa kaalaman ng mga mag-aaral sa pagsulat ng iba't ibang anyo ng akademikong sulatin. Ito ay paghahanap ng mga kaugnayang impormasyon na sumusuporta sa sulatin. Pangalawa ay formal. Ito ay ang paggamit ng standard sa sulatin. Gumagamit ng mga formal na salita at sa pagbuo ng mga pangungusap at talata. Pangatlo ay wasto. Ang paggamit ng may mga kaugnayan at wastong bokabularyo o terminolohiya sa iba't ibang anyo ng akademikong sulatin ay makatutulong para lalong maunawaan ang nakasulat. Pang-apat ay organisado. Ang pagkakaroon ng balangkas sa isang sulatin ay makatutulong para mapaganda ito at hindi lang iyon, para magkaroon ng kumpleto at epektibong pag-unawa sa mga mambabasa. Sa video na ito ay pag-aaralan ang akademikong sulatin na abstract. Mga layunin, nakasusulat ng maayos na akademikong sulatin. Nakasusunod sa estilo at teknikal na pangangailangan ng akademikong sulatin. Ano ang abstract? Ang abstract ay mula sa salitang Latin na abstractus na nangangahulugang drawn away o extract from. Ito ay maikling buod ng artikulong nakabatay sa pananaliksik, thesis, review o katitikan ng komperensya. Maaari itong maging buod ng anumang pagsusuri ng iba't ibang paksa na nagagamit ng mambabasa para madaling maunawaan ang nilalaman at layunin ng sulatin. Ito rin ay tinatawag ding synopsis o presi ng ibang publikasyon. Ano ang mga uri ng abstract? Una ay ang impormatibong abstract. Ito ay naglalaman na ng halos lahat ng mahalagang impormasyon makikita sa isang pananaliksik. Maaari itong makapag-isa dahil nagbibigay ng buong ideya sa laman ng pananaliksik. Narito ang mga taglay ng isang impormatibong abstract. Motibasyon. Sinasagot nito ang tanong kung bakit pinag-aralan ng isang paksa. Kinakailangan na maipakita sa bahaging ito ang kabuluhan at kahalagahan ng pananaliksik. Suliranin. Dito ay masagot ng abstract kung ano ang sentral na suliranin o tanong sa pananaliksik.
pamamaraan. Inilalahad dito kung paano kinalap ang datos ng pananaliksik at kung saan nagmula ang mga impormasyon at datos. Sa madaling salita, ibinibigay nito ang paliwanag sa metodolohiya ng pag-aaral. Resulta, ipinakikita dito kung ano ang kinalabasan ng pag-aaral sa pamamagitan ng paglalahad ng mga natuklasan. At ang konklusyon, sasagutin dito kung ano ang implikasyon ng pananaliksik batay sa mga natuklasan. Pangalawa ay ang deskriptibong abstract. Naglalaman ito ng suliranin, layunin, metodolohiyang ginamit at saklaw ng pananaliksik. Pero hindi tinatalakay ang resulta, konklusyon at rekomendasyon ng pag-aaral. Madalas na nasa 100 salita lamang ito. Pangatlo ay ang critical na abstract. Ang nilalaman nito ay binibigyang ebaluasyon ng kabuluhan, kasapatan, katumpakan ng isang pananaliksik. Ano ang mga katangian ng abstract? Binubuo ng 200 at 250 na salita, gumagamit ng mga simpleng pangungusap, may maayos na paglalagom sa paksa mula sa naging kahalagahan at naging implikasyon ng pag-aaral, at nauunawaan ng target na mambabasa. Ano ang mga hakbang sa pagsulat ng isang abstract? Una ay muling basahin ang buong teksto. Pangalawa ay isulat ang unang burador ng papel. Pangatlo, irebisa ang unang burador para maiwas to ang anumang kahinaan. At pang-apat ay i-proofread ang pinal na kopya. Sa video na ito ay pag-aaralan ng akademikong si Latina Synthesis. Mga layunin, nakasusulat ng maayos na akademikong sulatin, nakasusunod sa estilo at teknikal na pangangailangan. Ano ang synthesis? Ang synthesis ay pagsasama ng dalawa o higit pang buod. Ito ay nagmula sa salitang Griego na synthetheia na ang ibig sabihin sa Ingles ay put together or combine. Ang synthesis ay nangangahulugang pagsasama-sama ng mga ideya na may iba't ibang pinanggalingan sa isang sanaysay o presentasyon. Laging tandaan na ang synthesis ay hindi paglalagom, paghahambing o isang review na madalas na nakalilito sa mga estudyante. Ito ay resulta ng integrasyon ng iyong narinig, nabasa, at ang kakayahan mong magamit ang natutuhan para ma-develop at masuportahan ng iyong pangunahing thesis o argumento. Ang pagkatuto sa pagsulat ng synthesis ay critical na kasanayan at crucial sa pagbubuo at paglalahad ng impormasyon sa pang-akademiko at di pang-akademikong tagpuan. Ano ang mga katangian ng synthesis? Una ay ang haba ng iyong papel ay 5 hanggang 7 pahina na may palugit. Hindi kasama rito ang iyong bibliografiya. Pangalawa, maging consistent sa paggamit ng bibliographic references. Isama ang bilang ng pahina para sa tuwirang sabi. Itala ang lahat ng mga binanggit sa katapusan ng iyong papel. Pangatlo, huwag susulat ng palimbag, alalahanin ang gamit ng bantas, pahalagahan ang gamit ng malaki at maliit na titik, sumulat ng malinaw at malinis. Pang-apat, sa paggamit ng tuwirang sabi para suportahan ang iyong ideya, siguraduhin na hindi naman ito masyadong marami. Kung ang tuwirang sabi ay 3 linya lamang o mas mababa pa. Panlima ay huwag gumamit ng unang panauhan. Pang-anim, pag-ugnayin ang mga ideya sa pamamagitan ng mga pangatnig at pang-ukol. Pang-pito ay gumamit ng panahon sa pagbabalangkas, pagbubuo at pag-edit ng iyong papel. Ano ang mga uri ng synthesis?
Una ay ang background synthesis. Ito ay ang pagsasama-sama ng mga impormasyon tungkol sa isang paksa. Karaniwan itong inaayos ayon sa tema at hindi sa sanggunian. Pangalawa ay ang thesis-driven synthesis. Halos katulad lang ng background synthesis, ang pagkakaiba lang nito ay sa pagtutuon. Ito ay nangangailangan ng malinaw na pag-uugnay ng mga punto sa thesis ng sulatin. Pangatlo ay ang synthesis for literature. Ito ay pagbabalikta na o pag-review sa mga naisulat ng literature tungkol sa paksa para maipakita ang malawak na kaalaman sa paksa. Ito ay tumutuon sa mga literaturang gagamit sa pananaliksik na isinasagawa. Ano ang mga hakbang sa pagsulat ng synthesis? Una ay pumili sa paksa sa talaan na pinagsama-sama. Pangalawa, bumuo ng thesis. Kung nagbigay ng tanong, magbigay rin ng pansamantalang sagot. Kung sisimula ng iyong papel sa thesis, magiging malinaw ang balangkas ng mga ideyang buuin. Pangatlo, magbigay ng di bababa sa tatlong aklat na binasa sa klase at bigyan pansin ng tema o tanong na ibig mong bigyang tuon. Pang-apat, basahin na mabuti ang bawat sanggunian at lagumi ng mga pangunahing ideya. Panlima, isaayos sa mga paglalahat sa lohikal at may kaisahang paraan. Pang-anim, suriing mabuti ang sanggunian para matukoy ang mga pagkakatulad at pagkakaiba. Pampito, bigyang pansin ang mga ideya at hindi ang manunulat ng mga ideya. Pangwalo, inirerekomendang gumamit ng mga tuwirang sipi. Siguraduhin na isinasaalang-alang ang nilalaman at pagsulat. Pangsyam, hanggat maaari, gumamit ng makatotohanang halimbawa na sumusuporta sa iyong pangkalahatang argumento. Pangsampu, sa konklusyon, lagumin ang iyong pangunahing thesis at mga binabalangkas na tanong na mananatiling bukas o issue na maaari pang saliksikin. Sa video na ito ay pag-aaralan ng akademikong sulatin na BioNote. Mga layunin, nakasusulat ng organisado, malikhain at kapanipaniwalang sulatin. Nakasusunod sa estilo at teknikal na pangangailangan ng akademikong sulatin. Ano ang BioNote? Ito ay isang sulating nagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa isang individual para maipakilala sa mga tagapakinig o mambabasa. Naglalahad din ito ng kwalipikasyon ng isang manunulat at ng kanyang kredibilidad bilang isang profesional. Gayun din, nagbibigay rin ito ng pangkalahat ng impormasyong may kaugnayan sa paksang dinalakay sa papel o trabahong nais pasukin. Para saan ginagamit ang BioNote? Ito ay ginagamit sa aplikasyon sa trabaho, paglilimbag ng mga artikulo, aklat o blog, pagsasalita sa mga pagtitipon at pagpapalawak ng network professional. Ano ang mga nilalaman ng BioNote? Una ay personal na impormasyon, edad, pinagmulan, buhay simula pagkabata hanggang kasalukuyan at iba pa. Pangalawa ay kaligirang pang-edukasyon, paaralang pinagtapusan, degree o course ang tinapos, mga karangalang nakuha. Pangatlo ay ang ambag sa larangang kinabibilangan, kontribusyon at advokasiya. Ano ang mga katangian ng BioNote? Una ay maikli ang nilalaman. Kadalasang hindi binabasa ng buo ang isang mahabang BioNote. Pakatatanda ang hindi talambuhay ang iyong isusulat, kaya huwag nang ilagay ang mga walang kaugnayang impormasyon.
pangalawa ay gumamit ng pangatlong panauhang pananaw. Tandaan kahit ang nilalaman ng bayonot ay patungkol sa iyong sarili, mananatiling nasa pangatlong panauhang pananaw ang panghalip. Pangatlo ay kinikilala ang mambabasa. Marapat na isaalang-alang ang magbabasa ng iyong bayonot. Kinakailangang hulmahing mabuti ang pagsulat. Halimbawa na lamang ay ang mga profesional sa isang partikular na larang ang iyong magiging mambabasa. Ilahad mo ang iyong kalipikasyon at kredibilidad para sila ay makumbinsi mapagkakatiwalaan ang iyong isinusulat. Pang-apat ay nakatuon lamang sa mga angkop na kasanayan o katangian. Mamili lamang ng iyong kasanayan o katangian na angkop sa layunin ng iyong bayonot. Panlima ay maging matapat sa pagbabahagi ng impormasyon. Walang masama sa pagbubuhat ng sariling bangko basta ito ay totoo. Huwag na huwag mag-iimbento dahil labag ito sa etikal na pamantayan at maaaring mabahira ng iyong reputasyon. Ano ang mga hakbang sa pagsulat ng bayonot? Una ay tiyakin ang layunin. Gagabayan ka ng layunin kung ano ang mga impormasyon ang mahalagang isama at mula roon ay matutukoy ang magandang paraan para mailahad ang mga ito. Pangalawa ay pagdesisyonan ang haba ng susulatin. Mahalaga ang pagdedesisyon sa haba ng bayonot dahil kadalasan ay may mga kahingian ng mga organisasyon na humihingi nito. Pangatlo ay gamitin ang ikatlong panauhang perspective. Ito ay makatutulong para ipakilala ng obyektibo ang paksa ng bayonot. Pang-apat ay simulan sa pangalan. Mahalaga na ginagawa ito dahil una ay mayroon na agad na katauhan ng ipinakikilala at pangalawa ay unang magre-rehistro sa kamalayan ng mga tao ang pangalan ng ipinakikilala. Panlima ay ilahad ng profesyong kinabibilangan. Napapataas ito ang kredibilidad ng tao kaya nagsusulat ng bayonot. Pang-anim ay isa-isahin ang mahalagang tagumpay, mga nakamit at nagawa lang na may kinalaman sa audience na kailangang isama sa bayonot. Pampito ay idagdag ang hindi inaasahang detalye. Mahalaga ang element of surprise sa pagpapakilala. Kung mayroong mga detalye tungkol sa paksa ng bayonot na wala pa sa kamalayan ng mga audience. Pangwalo ay isama ang contact information. Ito ay para mapalawak ang network sa profesyon at para makonsulta ang paksa ng bayonot. Tungkol sa expertise na larangan, kinakailangan na ito ay may kaugnayan sa mga audience. Pang-siyam ay isulat uli ang bayonot. Dito ay makikita ang mga dapat pang ayusin, tanggalin o dagdagan. Masusuri rin kung epektibo ang paglalahad nito. Sa video na ito ay pag-aaralan ang talumpati. Mga layunin, nakasusulat ng sulatin batay sa maingat, wasto at angkop na paggamit ng wika. Nakasusulat ng talumpati batay sa mga ibinigay na halimbawa sa pagtatalakay. Ano ang talumpati? Ito ay isang formal na pagpapahayag na binibigas sa harap ng manonood o tagapakinig. Formal dahil ito ay pinaghahandaan, gumagamit ng piling wika at may tiyak na layunin. Ano ang mga dapat isaalang-alang sa talumpati? Una ay ang layunin ng okasyon upang maipaliwanag ang issue tungkol sa isang komunidad o tao. Pangalawa ay ang layunin na magtatalumpati. Nangangailangan na maisentro sa tema ang pagtalakay. Pangatlo ay ang manonood para magkaroon ng mabisa at makabuluhang paksa na nababatay sa nakikinig. Pang-apat ay ang tagpuan ng talumpati. Ang isaalang-alang ang oras, kagamitan, kakayahan at kondisyon ng lugar
para maging maayos ang daloy ng talumpati. Ano ang mga uri ng talumpati batay sa nilalaman? Una ay talumpating informatibo. Ito ay naglalayo magbigay ng impormasyon tungkol sa anumang bagay, pangyayari, konsepto, lugar, proyekto at iba pa. Nakapaloob sa kabuuang diskurso nito ay maglahad at magpaliwanag para maunawaan ng tagapakinig ang paksang tinatalakay. Pangalawa ay talumpating persuasive. Ito ay kadalasang nakatuon sa mga paksa o isyo kay napapalooban ng iba't ibang perspektibo o posisyon. Ibibigay ng particular na tindig o posisyon sa isang issue batay sa matinding pagsusuri. Mahalaga mahikayat ang mga tagapakinig na pag-isipan ng mga pagpapahalaga sa pamamagitan ng kritikal na pagtatanong tungkol sa paksa. Ano ang mga uri ng talumpati batay sa pamamaraan? Una ay ang impromptu o biglaan. Ito ay sinasagawa ng walang anumang paunang paghahanda. Sinusukat ang lalim at lawak ng kaalaman ng tagapagsalita sa isang tiyak na paksa kahit walang naunang pagbabasa hinggil dito. Inahasa rin ito ang husay sa organisasyon ng mga ideya, gayon din ang talas ng pagsusuri at pagbibigidiin sa mga mahalagang aspeto ng isang issue. Pangalawa ay extemporaneo o pinagandaan. Ito ay maingat na inihahanda, pinagpaplanuhan at iniensayo bago isagawa. Madalas ding isinasaulo o memoryado ang ganitong talumpati. Ano ang mga gabay sa pagsulat ng talumpati? Una ay piliin lang ang isang pinakamahalagang ideya. Ipinapakita ng mga pananaliksik, nakakaunti lang ang naaalala ng isang tagapakinig mula sa isang talumpati kung kaya kailangan magbigay ng isa o dalawang pinakamahalagang ideya lang na pag-iisipan nila. Pangalawa ay magsulat kung paano ka nagsasalita. Laging isipin na nagsusulat ka ng isang talumpati at hindi sanaysay. Mabuting konversasyonal ang tono ng talumpati. Pangatlo ay gumamit ng konkretong salita at halimbawa. Interesado ang mga tagapakinig sa konkretong detalye. Mas mabuting gumamit ng mga salitang mas karaniwan sa pandinig at karanasan ng mga tao. Pang-apat ay tiyaking tumpak ang mga ebidensya at datos na ginagamit sa talumpati. Mahalaga ang pananaliksik para sa talumpati. Kailangang ilatag ng isang tagapagsalita ang kanyang kredibilidad sa pamamagitan ng kakayahan at kaalaman sa paksa. At magagawa lang ito sa pamamagitan ng malalim na pag-unawa at pagbabasa tungkol sa paksa. Panlima ay gawing simple ang pagpapahayag sa buong talumpati. Kapag naisulat na ang unang burador ng talumpati, ay balikan ito at maghanap ng mga salita o pahayag na maaari pang bawasan, paikliin o gawing simple. Sa video na ito ay pag-aaralan ang katitikan ng pulong. Layunin, natutukoy ang mahalagang impormasyon sa isang pulong para makabuo ng synthesis sa napag-usapan. Ano ang katitikan ng pulong? Ang katitikan ng pulong o minutes of the meeting ay isang komprehensibong akademikong sulatin na naglalaman ng mga usaping formal at legal ng isang samahan, institusyon o organisasyon. Ito ang silbing opisyal na dokumento at talaan ng mga napag-usapan, diskusyon at desisyon sa pulong. Ang dokumentong ito ay maituturing na matibay na sanggunian at maaaring magamit na prima facie evidence sa mga usaping legal at nagiging batayan para makamit ang layunin ng isang pulong. Ang sulatin na ito ay dumadaan sa isang review at pagwawasto bago ito tuluyang inathala. Ano ang mga kahalagan ng katitikan ng pulong? Na ipapabatid sa mga dumalo at di dumalo ang mga nangyari sa pulong at nagsisilbing gabay para malaman at matukoy ang mga detalye na napag-usapan sa naganap na pulong. Nagsisilbi itong dokumentong pangkasaysayan sa paglipas ng panahon na maaaring maging hanguan o sanggunian sa mga susunod na pulong. Sa pamamagitan ng sulating ito, natitiyak na nasusunod ang mga paksa at agenda na dapat talakayin sa oras ng pulong. Ano ang mga bahagi ng katitikan ng pulong? Una ay pamagat ng pulong o heading.
Ito ay naglalaman ng pangalan at logo ng kumpanya, samahan, organisasyon o kagawaran. Sa bahaging ito rin nakasulat kung tungkol saan ang laman ng pulong. Pangalawa, pagganap ng pulong or meeting, location or date. Isinasaad dito kung kailan ito magaganap at saan magaganap ang pulong. Pangatlo ay talaan ng mga kasapi o attendance of the members. Makikita sa bahaging ito kung sino-sino ang mga dumalo at hindi dumalong kasapi ng samahan o institusyon. Ito din ang nagbibigay ng hudyat kung dapat nang simulan ng pagtitipon kapag nakamit ang kalahati o higit sa kalahating bilang ng mga kasapi. Nakasulat rin sa bahaging ito ang pangalan ng pangunahin na tagapagdaloy o tagapamuno ng gaganapin pulong. Pang-apat ay oras ng pulong or meeting time. Itinatala sa bahaging ito ang oras na nakasulat sa agenda. Ang aktwal na oras na ito ay nasimulan at kung sino ang naatasan na magtala ng pag-uusap. Sa ibabang bahagi nito makikita ang maikling palatuntunan gaya ng panalangin, pambungad ng pananalita, bago simulan ng formal na usapin. Panlima ay panukalang agenda or agenda, talaan ng mga paksang lalamanin ng pulong. Pang-anim ay pagbasa ng nilalaman at napagkasunduan ng nakaraang pulong or review of the previous meeting. Inihahanda ito para muling balikan ang napag-usapan at mga napagkasunduan. Sa nagdaang pulong at ipabatid ang maaaring kaugnayan nito sa kasalukuyang paksa. Pampito ay talakayan ng bagong agenda o new agenda. Sa bahaging ito ay isa-isahin ang pagtalakay sa mga paksa. Matutukoy sa katitikan ang mga taong magsasalita patungo sa paksa na maaaring suwestyon, rekomendasyon at iba pa. Dito rin itatala ang pagpapatibay ng mga naimungkahing usapin sa oras ng talakayan. Pangwalo ay karagdagang paksa ng pulong or other agenda. Mga paksang matatalakay sa pagtitipon na wala sa minungkahing agenda. Pangsyam ay patalastas o announcement. Sa bahaging ito, sasabihin ng ilang pabatid para sa samahan o organisasyon at maaari rin magmungkahi sa bahaging ito ng agenda para sa susunod na pulong. Pangsampu ay ang pagwawakas ng pulong o adjournment. Inilalagay sa bahaging ito kung ano ang oras na tapos ng pulong. Panglabing isa, pagpapatibay ng katitikan o minutes prepared by and approved by. Sa bahaging ito, lalagda ang naghanda ng katitikan. Matapos na itong ihanda ay babasahin at lalagdaan din ito ng taong nasa katungkulan na siyang magbibigay ng approval sa nilalaman ng katitikan. Ano ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng katitikan ng pulong? Bago magsimula ang pulong, kung ikaw ay naatasan na magtala ng katitikan at hindi mo alam ang detalye ng mga paksa o agenda, maaari kang magsagawa ng paunang pananaliksik tungkol sa mga ito. Bago dumalo sa pulong, tiyakin na inaihanda ang balangkas o pagsusulatan ng katitikan, nang sa gayon ay maiwasan ang pagkalito sa oras ng pulong. Kabilang din dito ang papel kung saan magtatala ng mga pangalan at lagda ng mga dumalo na ipapaikot habang naggaganap ang pulong. Ihanda ang mga kagamitan na kakailanganin sa pagtatala gaya ng higit sa isa bilang ng ballpen, karagdagang papel na susulatan o maaari namang gadgets tulad ng audio recorder, cellphone, laptop, tablet at iba pa. Tiyakin na dumating ng mas maaga sa oras na nakalaan sa pulong para magkaroon ng pansariling paghahanda gaya ng pag-aayos sa sarili, paghahanda sa sariling tubig na inumin at kung ano-ano pa na sa tingin mo ay makatutulong sa iyo sa oras na iyon. Habang nagpupulong, maging sensitibo at alerto sa pag-unawa ng mga impormasyon tulad ng bahaging nagsasaad ng diskusyon, talakayan at mga motion ng mga kasapi sa pulong. Isulat ang mahalagang detalye at impormasyon na sasabihin ng mga magsasalita sa nagaganap ng pulong. Tiyakin na lahat ng mahalagang impormasyon ay naitala lalo na kung ito ay napagkasunduan ng nakararaming kasapi ng pulong. Pagkatapos maganap ang pagpupulong, huwag kalimutan na itala ang oras ng pagtatapos ng pulong. Kumuha agad ng ulat ng katitikan na naglalaman ng mga detaling nagtatalakay at nagpatibay ng pangkalahatan. Isumite ang salaysay ng katitikan sa namuno ng pulong para reviewin, iwasto kung kinakailangan at kung may pagsang-ayon na sa nilalaman ay agad itong malagdaan. Bumuo ng resolusyon ng katitikan tungkol sa agendang napagtibay sa pulong. Sa bahaging ito, hindi na kailangan na itala ang proseso o daloy ng pulong. Ito ang papel na maaaring ipamahagi sa mga dumalo para sa kabatiran ng lahat.
Sa video na ito ay pag-aaralan ang panukalang proyekto. Mga layunin, natutukoy ang katangian ng isang sulating akademiko. Nakikilala ang katangian ng panukalang proyekto bilang isang halimbawa ng akademikong sulatin. At naiisa-isa ang mga bahagi at hakbang sa pagsulat ng panukalang proyekto. Ano ang panukalang proyekto? Ito ay uri ng dokumento na kadalasang ginagamit para maipaliwanag at kumbinsihin ang namumuhunan o sponsor. Ang mga pakay ng proyekto na ito ay kadalasang solusyon para sa iba't ibang oportunidad o problema ng ating bayan. Mahalaga ang mainam na pagsulat ng panukalang proyekto dahil dito binabasa ang ideya na minsan ay umaabot sa milyong-milyong salapi. Paano nga ba makagagawa ng panukalang proyekto? Bago ka makapagpanukala ng proyekto, dapat ay matukoy mo muna kung ano ang kailangan ng iyong pamayanan. Alamin ang mga bagay na makapagkumbinsi sa malapit na opisina o ahensya sa pag-aaproba ng panukalang proyekto. Bigyan diin ang pakinabang na maibibigay ng panukalang proyekto. Mahihirapang tumanggi ang nilalapit ang opisina o ahensya kung nakita nilang malaki ang matutulong nito sa mga individual o grupong target ng proyekto. Tiyaking malinaw makatotohanan at makatwiran ng budget sa gagawing panukalang proyekto. Alalahaning nakaaapekto ang paraan ng pagsulat sa pag-aproba sa panukalang proyekto. Gumagamit ng mga simpleng salita at pangungusap, iwasan ang maging maligoy, hindi makatutulong kung hihigit sa 10 pahina ang panukalang proyekto. Ano ang mga bahagi ng panukalang proyekto? Panimula, dito inilalahad ang mga rasyonal o mga suliranin, layunin o motibasyon. Katawan, dito inilalagay ang detalye ng mga kailangang gawin at ang imumukahing budget para sa mga ito. Konklusyon, dito inilalahad ang mga benepisyong maaaring idulot ng proyekto. Ano ang mga nilalaman ng panukalang proyekto? Pamagat, dapat na ito ay malinaw at maikli. Proponent ng proyekto, tumutukoy sa tao o organisasyon nagmumukahi ng proyekto. Isinusulat dito ang address, email, cellphone o telepono at lagda ng tao o organisasyon. Kategorya ng proyekto, ang proyekto ba ay seminar, komperensya, palihan, pananaliksik, patimpalak, konserto o outreach program. Petsa, kailan ipapadala ang proposal at anong inaasahang haba ng panahon para maisakatuparan ng proyekto. Rasyonal, ilalahad dito ang mga pangangailangan sa pagsasakatuparan ng proyekto at kung ano ang kahalagahan nito. Description ng proyekto, isusulat ang panlahat at tiyak na layunin na nakadetalye dito, ang mga pinaplanong paraan para maisagawa ang proyekto at ang inaasahang haba ng panahon. Budget, itatala rito ang detalye ng lahat na inaasahang gastusin sa pagkumpleto ng proyekto. Pakinabang, ano ang pakinabang ng proyekto sa mga direktang maapektuhan nito sa ahensya o individual na tumulong para maisagawa ang proyekto? Layunin, nabibigyan kahulugan ang mga terminong akademiko na may kaugnayan sa piniling sulatin. Ano ang agenda? Ito ay mula sa salitang Latin na agere na ang ibig sabihin ay gagawin. Ayon sa Merriam-Webster, ito ay listahan o balangkas na kailangan ikonsidera o gawin sa mga pagpupulong. Nakatutulong itong maging organisado ang mga naisasagawang meeting at malaman ang mga bagay na kailangan gawin para matamo ang mga iyon. Ito ay parang kalendaryo dahil may petsa, oras, lugar at balangkas ng mga paksa na pag-uusapan.
lumilikha nito para malaman ang layunin ng pagpupulong sa isang kumpanya o organisasyon. Ano ang mga gamit ng agenda? Narito ang mga sumusunod na gamit ng agenda. Una ay malaman kung sino-sino ang mga dadalo sa meeting. Sa pagbuo ng balangkas ng paksang pag-uusapan ay malalaman na kaagad kung sino ang dadalo at hindi dadalo. Pangalawa, malaman ng mga dadalo ang kanilang maiaambag sa meeting. Ang paunang pag-alam sa mga paksang pag-uusapan sa isang pagpupulong ay malaking tulong para mapag-isipan ng mga dadalo ang kanilang mga suwestyon o komento dito o magpakita ng mga bagay na may kinalaman sa pag-uusapan. Sa paraang ito ay magiging produktibo ang magiging pagpupulong. Pangatlo, mabuo ang meeting. Ang pinakalayunin ng isang pagpupulong ay magawa ng mahusay at tama ang mga naitakdang layunin. Pang-apat, magkaroon ng istruktura ang meeting. Dahil sa agenda ay magkakaroon ng maayos na patutunguhan ng pagpupulong, naiiwasan ang mga paksa na walang kinalaman sa mga natakdang layunin. Mas nakapokus sa mga bagay na nararapat na gawin at matapos. At panghuli ay malaman kung ang meeting ay naging matagumpay. Malalaman ng mga dumalo kung ang naisagawang pagpupulong ay naging matagumpay base sa mga napag-usapan at malaman kung ang mga iyon ay maaaring pag-usapan sa susunod. Mga dapat tandaan sa paraan ng pagsulat ng agenda. Una ay gawin ang agenda 3 araw bago ang meeting. Makatutulong ito na mas maayos ang gagawing agenda. Makukonsidera ang mga ilang bagay na nararapat at malalaman ng mga dadalo ang kanilang inaasahan sa pagpupulong. Pangalawa ay mag-umpisa sa simpleng detalye, katulad ng lugar, oras, araw ng pagpupulong at sino ang mga kailangan dumalo. Pangatlo, ilahad ang mga layunin. Dito kailangan malaman ng mga dadalo kung bakit magsasagawa ng isang pagpupulong, magkakaroon ng prioridad sa mga pag-uusapan at kailangan tapusin ang mga trabaho. Pang-apat, lagyan ng oras ang bawat paksang pag-uusapan. Sa paglalagay ng oras ay makatutulong ito na hindi mapahaba ang mga pag-uusapan. Maaaring gawing 15 minuto ang bawat paksa. Panlima, ilagay ang kinakailangang impormasyon sa meeting. Halimbawa, ang mga dokumento na kailangan basahin o pagtatalaga ng gawain sa loob ng pagpupulong. Layunin na titiyak ang mga elemento ng pinanood na programang pampaglalakbay. Ang lakbay sanaysay bilang akademikong sulatin. Isa sa uri ng akademikong sulatin ay ang lakbay sanaysay. Ito ay pagsasalaysay batay sa lugar na napuntahan ng isang tao mula sa kanyang paglalakbay. Sa simulain ang kasanayan ng pagsulat, ang mga pansariling karanasan sa buhay ang siyang nagiging laman sa maayos na pagsasalaysay. Nagiging lunsaran ng isip at ng mga kaganapan sa kapaligiran para makapaglatag ng mga pangyayaring nagbigay kahalagahan sa ating buhay. Sa pagdodokumento ng iba't ibang lugar at karanasan, ito ay tinatawag na travelogue. Kaugnay nito ay may tinatawag naman na travel blogging. Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ideya sa mga manlalakbay na may planong puntahan ng isang lugar. Pangunahing layunin ng isang lakbay sanaysay ay makapagbatid ng kakaibang impormasyon sa tulong ng maayos na pagsasalaysay hinggil sa kakaibang paglalarawan sa lugar. Paraan at mga hakbang sa pagsulat ng isang lakbay sanaysay. Una ay maglikom ng mga impormasyon mula sa lugar sa tulong ng sistematikong pananaliksik. Pangalawa, lumikha ng makabagong estratehiya sa masining at maayos sa paglalarawan sa isang lugar na makatutulong sa malinaw na pagsasalaysay. Pangatlo, pag-aralan ng teknikal na pagsulat sa ilalim ng masinip na pagsulat katulad ng pangalan pantangi, pangalan pambalana, pangkating etiko, listang pagdiriwang pangkasaysayan, meteorolohiko, di pangkaraniwang baybay ng pangalan, pangalang tambalan, at may gitling.
Gabay sa pagsulat ng isang lakbay sa Nisay. Una ay pumili ng isang lugar na angkop sa kasalukuyang interes ng mga manlalakbay. Pangalawa, tuklasin at alamin ang mga natatanging pagkain ng tanging tatak ng kanilang kultura. Gayun din ang mga tampok nilang lugar. Pangatlo, bigyan ng natatanging pagbisita sa mga lugar, dasalan katulad ng mga simbahan. Pang-apat, isulat sa paraang personal na magdadala sa imahinasyon ng mambabasa. Pagsusuri sa mga elemento ng pinanood na programang pampaglalakbay. Una ay tagapagdaloy. Taong tagapagsalaysay sa mga pangyayari na ginawa sa simula at pagtatapos ng paglalakbay. Pangalawa, lugar. Pook na pinangyarihan ng paglalakbay, kalimitang higit sa dalawang lugar ang isinasalaysay. Pangatlo, pamumuhay. Pagpapakilala sa antas ng kabuhayan ng isang lugar. Pang-apat, pagkain. Pangunahing atraksyon sa nilalaman ng isang paglalakbay na ipinakikilala ang tampok at katangi-tangi pagkain na kakaiba sa karamihan. Panlima ay ang heograpiko at kasaysayan. Panimulang pagpapakilala sa lugar hinggil sa tamang lokasyon kung saan ito makikita at mga natatanging impormasyon batay sa kanilang sibilisasyon at pinagmulan. Pang-anim, transportasyon, paraan at gamit na sasakyan sa lugar na itinampok. Pampito, relihiyon, pagpapakilala sa paraan ng pananampalataya sa lugar. Pang-walo, ang wika, paraan ng komunikasyon na kanilang ginagamit sa isang lugar katulad na lang sa sarili nilang dialekto. Pang-siyam ay kultura, hinagis ng pamumuhay ng mga taong naninirahan sa lugar na pinuntahan. At pang-sampu ay ang populasyon, bilang ng mga tao sa isang tampok na lugar. Layunin, nakasusulat ng organisado, malikhain at kapanipaniwalang sulatin. Ang posisyong papel o position paper ay isang salaysay na naglalahad ng puro-puro hindi sa isang paksa at karaniwang isinulat ng may akda o tumutukoy sa identidad gaya ng isang partido politikal. Ang layunin ng posisyong papel ay mahikayat ang madla na ang pinaniniwalaan ay katanggap-tanggap at may katotohanan. Mahalaga maipakita ang ebidensya na magpapatotoo hinggil sa isyong pinaninindigan. May tatlong uri ng posisyong papel. Una ay sa akademya, pangalawa ay sa politika, pangatlo ay sa batas. Narito ang mga dapat isaalang-alang para sa mabisang pangangatwiran. Una ay alamin at unawain ang paksang ipagmamatuwid. Pagpili ng paksa batay sa interes. Pangalawa, dapat maging maliwanag at tiyak ang pagmamatuwid. Pangatlo, sapat na katwiran at katibayang makapagpapatunay. Pangapat, dapat ay may kaugnayan sa paksa ang katibayan at katwiran para makapanghikayat. Panlima, pairali ng pagsasaalang-alang ng katarungan at bukas sa kaisipan sa pagpapahayag ng kaalamang ilalahad. Pang-anim, tiyaking mapagkakatiwalaan ang mga inilalahad na katwiran. Mga hakbang sa pagsulat ng posisyong papel. Una ay pumili ng paksa na napapanahon. Pangalawa, magsagawa ng panimulang pananiliksik hinggil sa napiling paksa. Pangatlo, bumuo ng thesis statement o pahayag ng thesis. Pangapat, subukin ang katibayan o kalakasan ng iyong pahayag ng thesis o posisyon. Panlima, alamin ang lahat ng mga posibleng hamon na kahaharapin ng iyong pinaninindigan. Dapat harapin at kilalanin mo ang iyong posisyong papel, maging ang mga kasalungat na posisyon, at gumamit ng mga kontra-argumento katulad ng datos, opinyon, estadistika at iba pa para pahinain ang mga tindig nito. Pang-anim, magpatuloy sa pangangalap ng mga kakailanganing ebidensya. Pampito, buuin ang balangkas ng posisyong papel. Katangian ng posisyong papel.
Una, ito'y nararapat na maging formal ang format at ang mga gagamiting termino. Pangalawa, organisado ang pagkakasunod-sunod ng ideya. Pangatlo, malakas na... Pang-apat, pagpapakilala sa issue, pagpapakilala ng iyong posisyon. Panlima, malakas sa katapusan. Pang-anim, mayroong inilalahad na ebidensya. Kapag ikaw ay nanonood ng isang palabas o kaya naman ay nagbabasa ng isang makapagbagdamdaming kwento, samot-saring emosyon ang lumalabas at nararamdaman mo at puminsan na isasatitik mo pa ang iyong refleksyon hinggil sa iyong nasaksihan. Ang reflektibong sanaysay ay tinatawag na refleksyong papel. Ito ay ang pagsasatitik ng mga ideyang bunga ng pagmumuni-muni o refleksyon hinggil sa isang paksa o pangyayari. Maaari itong maisulat batay sa isang lektura, internship, training, retreat, o ano pang mga aktibidad. Ito ay naglalaman ng refleksyon at damdamin hinggil sa isang karanasan. Ito ay isang informal na sanaysay na kung saan gumagamit ng unang panauhan, sapagkat isinasatitik na may akda ang kanyang sariling karanasan o puro-puro. Paano magsulat ng reflektibong sanaysay? Tatandaang hindi ito diary o journal, dahil maaaring magamit ang dalawang ito para makabuo ng isang reflektibong sanaysay. Hindi literal o simpleng buod, higit itong formal kaysa sa diary at journal. Ang pagbubulalas ay nakabatay sa tunay na reaksyon at pagsusuri sa isang paksa. Maaaring humugot sa personal na karanasan o ibang tao nang hindi lumalayo sa paksa. Marapat na organisado pa rin ang pagsulat nito. Marapat din na maihayag ang iyong tunay na damdamin sa binasa o pinanood. Narito ang tatlong dapat tandaan sa pagsulat ng reflektibong sanaysay. Una, mga iniisip at reaksyon. Kung ang layunin ng pagsulat ay pagbibigay ng refleksyon patungkol sa literatura at karanasan, marapat na maitala o maipahayag ang lahat ng iyong mga iniisip at reaksyon sa binasang akda at sa nasabing karanasan. Pangalawa ay buod. Hindi lang simpleng isang pagpapahayag ng refleksyon at reaksyon ng buod ng isang reflektibong sanaysay. Ito ay critical na pag-unawa sa mga pangyayari na siyang isinatitik ng buo at kompleto na dumadaloy ng malaya dahil nakasusunod sa mga alituntunin ng pagsulat. Pangatlo ay organisasyon. Ang pagsulat nito ay katulad din ng iba pang uri ng sanaysay na may organisadong ideya tungkol sa paksa. Mga gabay sa pagsulat ng reflektibong sanaysay. Una, bigyan ng pansin ang panahong saklaw ng refleksyon. Pangalawa, maaaring magsulat isa hanggang dalawang pahina lang. Pangatlo, huwag magpaligoy-ligoy. Pang-apat, maaaring gumamit ng wikang formal o conventional. Panlima ay magbigay ng mga konkretong halimbawa o pangyayari. Pang-anim, huwag baliwalain ang mga tuntunin sa pagsulat bagaman ito ay isang personal na gawain. Pang-pito, ipaloob sa sarili sa micro at macro na level ng pagtingin sa mga konseptong tinatalakay. Pang-walo, kilalanin o banggitin ang mga ginamit na sanggunian. Pang-siyam, maglagay ng isang kawili-wiling pamagat.
Ang isang posisyong papel ay isang salaysay na naglalahad ng kurong-kuro hinggil sa isang paksa at karaniwang isinulat ng mayakda o ng nakatukoy na entidad gaya ng isang partido politikal. Nailalathala ang mga posisyong papel sa akademya, sa politika, sa batas, at iba pang dominyo. Ito ay kagaya ng isang debate na naglalayong maipakita ang katotohanan at katibayan ng isang tiyak na isyong kadalasan ay napapanahon at ang didulot ng magkaibang pananaw sa maraming depende sa persepsyon ng mga tao. May layunin din itong makahikayat ng madla na ang pinaniniwalaan ay katanggap-tanggap at may katotohanan. Mahalagang maipakita at mapagtibay ang argumentong ipinaglalaban gamit ang ebidensya magpapatotoo sa posisyong pinaniniwalaan o pinaninindigan. Ayon kay Grace Feming, sumulat ng artikulong How to Write Argumentative Essay, ang pagsulat ng posisyong papel ay mahalaga ang pagkakaroon ng isang mahusay at magandang paksa, ngunit higit na mas mahalaga ang kakayahang makabuo ng isang kaso o issue. Maaring ang paksa ay maging simple o komplikado, ngunit ang iyong gagawing argumento o pahayag ng thesis ay mahalagang maging matibay, malinaw at lohikal. Mga batayang katangian ng posisyong papel. Depinadong issue, klarong posisyon, mapangumbinsing argumento, matalinong katwiran, solidong ebidensya, kontra-argumento, angkop na tono. Mga hakbang sa pagsulat ng posisyong papel. Una ay pumili ng paksang malapit sa puso. Pangalawa, magsagawa ng panukalang pananaliksik. Pangatlo, bumuo ng thesis statement o pahayag thesis. Pang-apat, subukin ang katibayan o kalakasan ng iyong pahayag thesis o posisyon. Panlima ay magpatuloy sa pangangalap ng mga kakailanganing ebidensya. Pang-anim, buuin ang balangkas ng posisyong papel. Ang pagsasagawa ng posisyong papel ay nangangailangan ng tiyak na paninindigan ng isang individual o grupo tungkol sa isang tiyak na napapanahong issue. Naglalaman ito ng mga katwiran at ebidensya para suportahan ang paninindigang inihayag ng sumulat sa isang particular na paksa. Para maging matibay ang paninindigan ng bawat panig, nangangailangan ito ng isang pananaliksik. Pictorial essay. Ayon sa isang kawikaang Ingles, a picture is worth a thousand words. Kung ang isang larawan ay mayroong 1,000 pagpapakahulugan, papaano pa kaya kung ang mga larawan ay maging isang serye at lalangkapan ito ng sanaysay? Tiyak na maghahalo ang kapangyarihan ng mga larawan at mga salita na siyang bubuo ng isang panibagong obra. Ito ay ang tinatawag na pictorial essay o kilala rin sa tawag na larawang sanaysay o photo essay. Ang pictorial essay ay isang kamanghamanghang anyo ng sining na nagpapahayag ng kahulugan sa pamamagitan ng paghahani sa mga larawan na sinusundan ng maiikling caption kada larawan. Madalas itong ginagawa ng mga author, artista, estudyante at mga akademisyan. Ginagawa rin ito ng mga potograpo, mamamahayag, lalo na ng mga photojournalist. Mga katangian ng mahusay na pictorial essay. Una ay malinaw na paksa. Kailangan pumili ng paksang mahalaga sa iyo at alam na alam mo. Hindi kailangan napakaing grande ng paksa. Pangalawa ay ang focus. Ang iyong malalim na pag-unawa, pagpapahalaga. At matamang obserbasyon sa paksa ay mahalagang sangkap tungo sa matagumpay na pictorial essay. Pangatlo, originalidad. Higit na mainam kung ikaw mismo ang kukuha ng mga larawan. Pang-apat, lohikal na estruktura. Isaayos sa mga larawan ayon sa lohikal na pagkakasunod-sunod. Ang proseso ng pagsulat ng pictorial essay. Una ay pumili ng paksang tumutugon sa pamantayang itinakda ng iyong guro.
maaaring may parating na kaganapan sa inyong pamilya o sa inyong komunidad. Baka may parke sa inyong lugar na magandang gawing setting ng iyong photoshoot. Tandaan ang mga larawan ng focus ng iyong pictorial essay, kaya magplano ng naaayon. Pangalawa, isaalang-alang ang iyong audience. Sino ba ang titingin sa iyong mga larawan at magbabasa ng sanaysay? Maaring ang buong klase o kaya ang iyong guro lang. Ilahad ang material sa paraang magiging interesante sa iyong target audience. Pangatlo, tiyakin ang iyong layunin sa pagsulat at gamitin ang iyong mga larawan sa pagtamit ng iyong layunin. Maaring ang layunin mo ay para suportahan ng isang advokasya o kaya ay hikayatin ng mga mambabasang kumilos. Kailangan masalamin ang iyong layunin sa mga larawan kaya mahalaga ang wastong pagpili. Pang-apat, kumuha ng maraming larawan. Maaari namang reviewin ang mga kuha sa digital camera o sa iyong cellphone. Walang dahilan para limitahan ang mga larawang pagpipilian. Panlima, piliin at ayusin ang mga larawan ayon sa lohikal na pagkakasunod-sunod. Katulad nga na nabanggit na, kailangan kawili-wili ang simula. Maayos na paglalahad ng katawan at kawili-wili ang wakas. Pang-anim, isulat ang iyong teksto sa ilalim o sa tabi ng bawat larawan. Ang teksto ay kailangan nagpapalawig sa kahulugan ng larawan. Tandaan kailangan malinawan ang mambabasa sa bawat larawan.